beautiful people of the world! This is Mommy Emmy, the Super Mom. Welcome back to my channel. Okay guys, in today's video, hindi naman ako matekin na tao. Hindi talaga ako ganun frugalist sa technology, no? Pero kasi, during sa mga phrase and, yung last video ko, puro ang ginagamit ko during my vlog ay yung camera ko ng what I mean is yung cellphone ko, yung Vivo phone ko. Ayan, pasensya na guys, pang mahirap lang. Ayan, so yun yung aking ginagamit, and then yung aking PC na HP na may built-in na camera. Ayun, ito yung ginagamit ko. May built-in camera siya. Ayan, so, ayun yung ginagamit ko sa mga vlog ko. Madalas, pinupuna ng aking sister dear yung quality ng video ko. Kasi everything daw na pinapanood siya sa widescreen, sa mga malalaking TV, ayun, nagiging hindi maganda yung quality ng video. Kaya ko rin, nakita ko rin, kasi pag pinapanood ko dun sa TV namin na malaki, widescreen, oo nga, nagbe-blur nga katagalan yung video natin. Nag-research ako, sabi ko, ano ba yan, parang hindi ko naman kayang pa ngayon mag-invest kasi, hindi pa tayo namamonetize. Ayan. Anyways, kung nag-research ako, dapat talaga yung action kamang bibiling ko kasi medyo mura yon. Kaya lang, that time, nung pumunta ako sa camera store, kasi kailangan ko doon, kasi wala naman ang pang cash, so installment ko siya. Pumunta ako sa Andre's Camera. Ayun. Sa Alabang Town Center, kasi laging nire-recommend yun siya. So, doon ako pumunta, and then there's a salesman there who assisted me sa, itago na lang natin sa pangalan, na Jerome. Tama ba? Oo, si Jerome. Ba't walang battery? Hindi, alo ba lang. Ah, okay. First investment for vlogging. Thanks to Sir Jerome. Shut up. So, napaka trendy ng batang to. Tsaka lahat talaga ginawa niya to convince me. Ayan, makikita nyo. Hindi ako ganun kagaling. Nagpaturo lang din ako paano mag-unbox. Ipakikita ko later. Let's do the unboxing of the Lumix GF10. Ito yung freebie na camera stand. Mahal na rin to. Nasa 1,000 plus to. Pero, pa-free ni Henry's. Ayan. Ayan yung mga kasama. Ang dami niyang pa-libre. This one also. Yung bag. Pa-libre din yun. Ni Henry's cameras. Kapag nag-purchase ka ng Lumix GF10. So, let's open the box. And, ayan. So, isa pa yun sa freebies nila, yung SanDisk na 16GB na SD card or memory card. Ayan. And then, ayan yung guide kung paano gamitin yung camera. And, of course, here's the cute little bitsy na Lumix GF10 camera. Mas pinili ko tong color na to kasi medyo vintage ang datingan. So, silver yun siya.
Ayan. And then, inside the box, kasama na dyan yung lace ng camera. And then, yung charger na, ayan, USB siya. And that's it. Yan yung laman ng box ng camera mismo. Buksan natin yung... Tingnan natin itong ano, itong camera stand. Parang squiddy. Parang siyang octopus. Kasi parang may suction siya na pag pinistan mo siya, hindi siya basta-basta mahuhulog. Ayan o, kung makikita mo doon, pag in-open mo yan, ayan, parang may pang-suction siya. At pag inistan mo, in-split mo yan, lahat ng legs na yan, didikit siya kung saan mo man siya i-stand. And then, this one naman, another freebie. Ito yung lace and case. Ayun. Yung holder ng yung lace ng camera at saka yung case niya. So, this one, eto, malaking bagay din to na pa-freebie nila yung bag. Yay. Ayan. May compartment na rin yan sa loob. Ayan na yung ating GF10 camera. So, na-flip actually yung guys. May isa lang ako talagang nakita talaga na downside. Isa lang nakikita ko sa kanya. Uunahin ko na. Kasi doon ako na-apektan. Kasi sabi nila, maganda raw to na camera for vlogger. Pero ang problema kasi dito, ako usually kasi ang mga videos ko ay mga seated, no, na vlog. So, lagi nakaupo, talk. Ang problema lang dito, parang after 5 minutes, mag-automatic shutdown siya. Kasi, kailangan mo siyang bigyan ng time to cool down. Eh, ako pa naman minsan, may mga ginagawa kong videos na talagang tuloy-tuloy yung pagtotalk ko, nagsasalita ko, and everything. So far, yun lang naman ang nakikita ko. And then, pagdating naman sa, sa kanyang teacher, kayo na ang humusga. So guys, today matutunghayan natin ang hanap buhay ng aming butihing mister. So pagpasaya, eto yung isa pa kayang issue nito guys. Wala siyang lagayan ng external mic. So, hindi mo siya pwedeng malagyan ng mic katulad ng imong mga camera or ng action camera. Nung una, parang hesitant ako kasi nga na paano yun, okay ba yung audio? Pero actually guys, okay naman yung audio. So, makikita nyo na yan dito sa vlog ko. No? Iyon, nung una, akala ko parang magkakaproblema ako dito kasi nga more on talking na ako, interviews, mga videos. So, napaka-importante sa akin ng mic. Pero,
okay naman siya. Buti na lang. Ayun, so maganda naman siya once na i-transfer mo na siya sa PC mo or sa phone. Ayan, so may app din to yung Panasonic na app wherein kaagad-agad malalaman mo, pwede mo ma-transfer doon yung ano mo, yung tinake mo na photos or na video. So doon maririnig mo na kaagad yung audio niya pag pinlay mo. Dito naririnig naman, mahina nga lang. Pero ano, kasi wala naman tong ano talaga na speaker. Mahina siya, pero pag tinransfer mo na siya or during the time na i-edit mo na siya to your laptop or your PC, ayun, okay naman siya so far. So, yun lang talaga yung downside yung pag-take ng video na after 5 minutes mamamatay siya. Itong lens na to, napapalitan to siya. Pwede mo siya pang lalong mas, you know, mas high-tech na lens, I mean, mas malaki or mas wide na ang range, yung talagang pangbigate ng mga pang-photography, diba? Yung kulay nito, meron to siyang black, pink, orange. So, mas pinili ko to kasi, you know, yung para sa akin kasi yung pink sobrang girly, tapos ang hirap niyang partneran ng mga kulay ng isusuot mo pag bit-bit mo siya. At yung maganda dito guys, kasi portable lang siya, easy to carry, pero compared sa DSLR na talagang ang bigat, dami pong dapat bit-bitin para doon. So, eto, lagyan mo lang sa small na shoulder bag mo or handbag mo, diba? Madadala mo na siya. And then, eto nga yan guys, na na-flip siya, kaya siya ina-advise for vlogger kasi, you know, makikita mo yung sarili mo. Kasi I was supposed to buy an action camera pero medyo diniscourage na ako aside sa wala silang stock doon sa gusto ko talagang bilhin. Sinasabi nga nila sa akin na ayun, mahirapan akong tumingin sa screen. So kapag eto kasi yan, makikita mo siya, i-flip mo lang siya. Then, dali ibalik mo. Mas pinili ko to kasi parang vintage siyang datingan. Ayan, so sabi nga ng asawa ko, ano ba yung bakit ka bumili ng camera ng luma-luma? Kasi nga yung dating niya. Silver ito, merong black, orange, parang ganito yata yung eto. Ito, orange, and then yung pink. Yung pink may nag-vlog yun eh, sweetan niya yung screen. Mas pinili ko to. Sana matuto ako dito. And then, pagdating ng panahon, ay matuto na yung gumamit ng mga, alam niyo yun, mas high-tech na mga camera. Kapag talagang ika-career ko na talaga yung pagiging vlogger. And guys, ngayon, ang ginagamit ko is the camera ng aking HP na PC or na desktop. So, there you have it guys. Actually, pagpasensyahan mo na, Jerome, ng Henry's Camera sa ATC. Na ngayon lang ako nakagawa ng review with this Panasonic Lumix GF10. Parang nabili ko to guys, January 22 pa. Ngayon ko lang nagawan kasi after this, naging busy na ako. Of course, again, thank you so much for watching. If you think na medyo informative to, though medyo doubtful ako to kasi wala daw ako masyadong na-share sa inyo in technical side of this camera. Pero marami rin naman yan sa YouTube. Ayan, so thank you so much guys for watching. Kahit papano sana makatulong to sa inyo, lalo na sa mga beginner na vlogger na katulad ko na naghahanap ng budget na camera. Okay, if you're new to my channel, don't forget to subscribe and share me to your friends and relatives. Bye for now, guys. See you in my next video. Bye-bye!